Sa video ito ay may good news akong ibabalita sa inyo dahil matatanggap na ng mga nag-apply ng DOLE ACAP Cash Assistance ang kanilang ayuda. Alamin ang buong detalye sa video ito. At para naman sa mga hindi pa nakapag-apply para sa DOLE ACAP Cash Assistance, ang video ito ay magiging gabay ninyo upang malaman ang step-by-step process ng application. Layunin ng DOLE ACAP program, kung magkano nga ba ang ayudang makukuha nyo, sino-sino ang mga covered ng DOLE ACAP program, sino ang qualified na mag-apply para sa DOLE ACAP, ano-ano mga bansa ang makakabenepisyo sa DOLE ACAP, paano mag-apply ng financial assistance sa ilalim ng DOLE ACAP, paano mag-apply ng financial assistance ang OFW na nasa Pilipinas. Ano-ano ang mga dokumentong kailangang isumite sa Polo Berlin para mag-apply? Pagkasumite ng online application, paano malalaman ng aplikante na tanggap ang application niya? Gaano katagal ang pagproseso ng application? Lahat ba ng mga nag-apply ay automatic na makakatanggap ng financial assistance? At iba pang mahalagang detalye na dapat mong malaman, katulad ng kung paano nyo makukuha ang iyong DOLE ACAP Financial Assistance. DOLE ACAP Program. Ito ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Ito ay ayon kay Presidente Bongbong Marcos. Matatanggap na ang cash assistance. Noong July 14 ay inanunsyo ng bagong DOLE Secretary na si Benvenido Benny E. Laguesma na mula sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang mga OFWs na apektado noon sa pandemya na nag-apply ng DOLE ACAP cash assistance ay makakatanggap na ng 10,000 pesos na ayuda. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang DOLE ACAP program ay isang financial assistance program na inilunsad ng Department of Labor and Employment, DOLE, para sa mga OFWs na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Ang DOLE ACAP program ay inilunsad ng Department of Labor and Employment para sa mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho dahil sa pandemic. Nagsimula silang tumanggap ng application online noong April 13, 2022. Ang layunin ng DOLE ACAP program ay alinsunod sa Bayanihan to Heal as One Act ng ating pamahalaan. Ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng pinansyal na ayuda sa mga OFWs sa iba't ibang bansa na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Bibigyan ng prioridad ang mga OFWs na higit na nangangailangan dahil sa kawalan ng tulong mula sa kanilang employer o sa pamahalaan ng bansang pinagtatrabahuhan. Covered ng programang ito ang mga land-based or sea-based workers na documented o regular. Ibig sabihin nito na na-process, na-verify ng POEA Polo ang employment contract ng worker o dating documented worker na naging undocumented worker. Dating na-process, na-verify ng POEA Polo ang kanyang employment contract. Worker na hindi na-process, na-verify ng POEA Polo ang kanyang kontrata subalit gumawa ng aksyon upang ma-regularize ang kanyang kontrata o status sa bansang pinagtatrabahuhan. O undocumented worker na active OWA member sa oras ng pag-a-apply sa DOLE ACAP program. Upang maging kwalipikado sa DOLE ACAP program, kailangan ikaw ay nawala ng trabaho dahil sa lockdown, community quarantine o iba pang dahilan na sanhi ng COVID-19. Kailangan ikaw ay nasa job site o nasa Pinas bilang balik manggagawa at hindi nakabalik sa job site dahil sa COVID-19 o na-repatriate sa Pilipinas dahil sa COVID-19.
at hindi nakatanggap ng sweldo o suportang pinansyal mula sa employer o hindi qualified na makatanggap ng ayuda dahil sa COVID-19 mula sa pamahalaan ng pinagtatrabahuang bansa. Hindi nakatanggap ng OWA Financial Assistance para sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang mga covered at qualified OFWs lamang na mula sa mga priority countries na labis na naapektuhan ng COVID-19 ang maaaring makatanggap ng financial assistance. Ang mga bansang Germany, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, at Russia ay ang mga bansang na-identify na priority countries na saklaw ng Polo, Berlin. Maaari mag-apply ang mga OFWs na nasa Pilipinas bilang balik manggagawa at hindi nakabalik sa job site dahil sa COVID-19 o na-repatriate sa Pilipinas ng employer dahil sa COVID-19. Sa pinakamalapit na OWA Regional Office, sundan lamang ang step-by-step process na ito. Bisitahin lamang ang website nito. Fill out mo lang ang mga appropriate details at i-upload ang iyong mga requirements. Ang mga requirements na iyong kakailanganin ay ang photocopy ng iyong passport o ibang travel documents, copy ng iyong flight ticket o boarding pass upang makumpirma ang iyong pagbalik sa Pilipinas. Maaari mo ding ipasa ang iyong passport's arrival stamp sticker. Patunay ng iyong overseas employment katulad ng Legitimate Confirmed Overseas Work, OEC, Residency ID, ang iyong visa re-entry visa, o ang iyong permit to remain in the receiving country bukod sa iba pang kailangan. Katibayan ng pagkawala ng trabaho bilang resulta ng COVID-19 o patunay na ang host country ay nasa listahan ng mga apektado ng COVID-19. Halimbawa, isang notice ng termination o business closure na inisyu na isang foreign recruitment agency o ng principal employer, incident report sa pagkatanggal sa trabaho na ipinasa ng employer sa Polo na napag-usapan, Philippine Embassy, Consulate, Polo, OWA Certification, Referral of Displacement dahil sa COVID-19, at iba pa. Susuriin ng DOLE OWA ang iyong ipinasang mga dokumento sa OWA application form para sa financial assistance online. Upang malaman na natanggap ang aplikasyon ay makakatanggap ang aplikante ng notice sa kanilang email na natanggap na ng Polo Berlin ang kanyang application at sisimulan ng i-evaluate, i-process ang mga impormasyon at dokumentong isinumite. Paalala, siguraduhing valid email address ang iniligay sa application form upang makatanggap ng email confirmation of receipt of application at iba pang communication ukol sa estado ng iyong application. Tandaan, ang mga covered at qualified OFWs lamang ang makakatanggap ng financial assistance. Higit sa lahat, ang pagbigay ng financial assistance ay nakasalalay sa availability ng pondo. Hindi lahat ng nagpasa ng aplikasyon ay otomatikong makakatanggap. Para naman sa mga eligible undocumented workers, kailangan ng katibayan na nakumpleto mo at ng employer ang kinakailangang papeles para gawing regular pananatili sa host country. Tulad ng mga kopya ng kontrata sa trabaho, payslip, permit sa trabaho, o iba pang patunay ng iyong trabaho. Ang validation, evaluation ng mga natanggap na aplikasyon na may kumpletong documentary criteria ay isa sa gawa ng kinauukulan ng OWA Regional Office sa pamamagitan ng OWA officers nito. At ang aplikasyon ay maaaring tanggapin o i-reject kung kinakailangan. Maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang OWA officers sa pamamagitan ng ibinigay na contact information o Facebook account sa panahon ng validation o verification ng iyong mga dokumento. Kung maaari, makipagtulungan at maging handa
upang ipakita ang aktual na mga records. Within 5 working days of approval, ang iyong mga dokumento ay ipapadala sa ikinauukulang Dole Regional Office para sa pondo sa pamamagitan ng money transfer o PesoNet. Para naman sa mga OFW na mag-a-apply sa Dole AKAP on-site, sundan lamang ang mga steps na ito. Number 1, kailangan niyong mag-send ng inyong mga documents sa Polo. Completed Special Cash Assistance Application Form na maaaring ma-access mula sa website, social media account ng Polos. Photocopy ng iyong passport o travel document. Kasibayan ng trabaho sa ibang bansa. Legitimate Check Overseas Employment, OEC, Residences ID, Visa Reentry Visa, o permit upang manatili sa receiving country, bukod sa iba pang kailangan. Documentation ng pagkawala ng trabaho bilang resulta ng COVID-19. Katibayan na talagang interesado ang OFW sa isang patuloy na demanda para sa mga OFWs na hindi dokumentado ng hindi nila kasalanan. Halimbawa, case reference number, case endorsement na nakatatak ng Polo, bukod sa iba pang dokumento. Step 2. Within 5 working days of obtaining complete documentation, susuriin ng Polo ang aplikasyon at aabisuhan ang mga OFW tungkol sa status ng kanilang application. Step 3. Kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan, ipapadala ng kinauukulan ng Polo ang $200 sa pamamagitan ng bank transfer o money transfer. Dumako naman tayo sa paraan kung paano i-check ang status ng iyong Dole AKAP application. Bisitahin lamang ang website, tapos pilapan ang mga hinihinging impormasyon at pindutin ang search button. Narito naman ang mga maaaring lumabas matapos ninyong pindutin ang search button. On cue, nag-apply ka sa Dole AKAP program at binigyan ka ng application number na nasa pila pa rin para sa evaluation o maaaring hindi pa nare-review ang iyong application para malaman kung ikaw ay kwalipikado para sa benepisyong ito. Pending, ang iyong mga dokumento ay nasuri o maaaring na-check na at nakapila na at pwedeng maaprubahan o hindi maaprubahan. Approve! Ang iyong application sa programa ng Dole AKAP ay naaprubahan ng OWA at handa ng ilabas. Release! Ang iyong aplikasyon sa Dole AKAP ay inilabas na ng opisina ng OWA. Maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa iyong nakatalagang region ng OWA para sa karagdagang mga inquiries. Kung sakaling nagtataka ka kung gaano katagal bago maproseso ang 10,000 pesos na tulong ng Dole AKAP. Nag-iiba ang proseso dahil ang Dole at OWA ang humahawak sa karamihan ng mga aplikasyon. Tandaan na mayroong milyong-milyong mga Pilipino sa ibang bansa at ang mga aplikasyon na ito ay dumaan sa mga tanggapan ng Polo sa ibang bansa at sa mga Regional Welfare Office sa Pilipinas. Kaya walang tiyak na time frame kung gaano kabilis sila mag-issue ng cash aid. Ilang OFWs ang nakatanggap ng tulong sa loob ng 2 to 3 months. Pinapayuhan ng mga OFW na maging matiyaga sa paghihintay ng update at ibibigay din sa nila ang pera. Upang maklaim ang 10,000 pesos na cash assistance mula sa Dole AKAP, kailangan mong sundin ang mga instruction na binanggit ng iyong pinakamalapit na OWA Regional Welfare Office. Kadalasan, ibibigay nila ang pera sa pamamagitan ng Money Payment Center katulad ng Cebuana, M. Luelier o Palawan Express. Para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa, maaari din kayo magtanong sa pinakamalapit na opisina ng Polo OWA kung paano mag-apply at mag-claim ng Dole AKAP Cash Assistance. Para sa kalaman ng lahat na ang Record PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle,
isang tanong, isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commentor, FB reactor, at FB commentor. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Yun lamang po mga ka-recruit. Dito ay napag-usapan natin ang step-by-step process ng application. Layunin ng Dole Akap program, kung magkano nga ba ang ayudang makukuha nyo, sino-sino ang mga covered ng Dole Akap program, sino ang qualified mag-apply para sa Dole Akap, ano-ano mga bansa ang makakabenepisyo sa Dole Akap, paano mag-apply ng financial assistance sa ilalim ng Dole Akap, paano mag-apply ng financial assistance ang OFW na nasa Pilipinas, ano-ano ang mga dokumentong kailangan isumiti sa Polo Berlin para mag-apply, pagkasumiti ng online application, paano malalaman ng aplikante na natanggap ang application niya, gaano katagal ang pagproseso ng application, lahat ba ng mag-a-apply ay automatic na makakatanggap ng financial assistance, at iba pang mahalagang detalye na dapat niyong malaman, katulad ng kung paano niyo makukuha ang iyong Dole Akap Financial Assistance. Para sa mga karagdagang impormasyon, ito ang hotline ng OWA Akap, hotline 1348. Para sa mga OFWs na gustong mag-inquire tungkol sa OWA Akap Ayuda Program, maaari niyong direktang tawagan ang OWA Akap hotline na 1348. Maaari niyo ding tawagan ang following contact details. Congratulations sa mga nag-apply na nakatanggap na at makakatanggap na ng Dole Akap Assistance. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at siguradong mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!